bringing hope the world over. Hope Channel. Minamahal po namin mga kaibigan at sa inyo lahat na mga sumusubaybay dito sa programang ito ng Oras ng Pag-aaral. Kami po'y natutuwa sapagkat muli po niyo kami sinamahan. At sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, kami naman po ay nagbibigay sa inyo na katiyakan, kayo po'y pagpapalain ng ating mahal na Diyos. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at sa ating puntalakayan ay makakasama natin muli si Dr. Riwel Almusera. Thank you, Pastor, for inviting me here. Kayo naman, sana matuwa tayo at saka we have something to learn dito sa ating talakayan ngayon. Sa nakaraang linggo po ay atin pong pinag-aralan ang may kinalaman sa langit dito sa lupa. Na atin pong pinag-aralan ang may kinalaman sa sanktuaryo dito sa lupa. Nakita natin ang larawan nito at kung paano ang mga ito'y sumasagisag sa ating Panginoong Sus. Ngayon naman pong leksyon ito sa ating ikatlong leksyon ay ating pag-aaralan ang may kinalaman sa mga handog. Sa leksyon ito ay ating maunawaan ang kahalagahan ng mga panuntunan ng mga handog na isinasagwa sa sanktuaryo sa Lumang Tipan. Atin din po madarama ang nakakapangilabot na mga gawa ng kasalanan at ang napakataas na halaga ng pambayad sa kasalanan na inilalarawan sa pamamagitan ng paghahandog ng mga hayop. Siyempre po, ang ultimong handog na ating pag-aaralan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Pero bago po tayo magpatuloy, napakabuti pong tayo muna po ay sa mandaling manalangin at hilingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Pangunahan tayo ni Dr. Almusera. Let us pray. Heavenly Father, we are again here to listen to your word. Lord, speak to us. Yes. And may it be that the lessons that you want us to learn, to remember, and even to discover will be very clear to us as we now open our Bibles. And as we come to the study of the offerings in the sanctuary, the sacrifices in the sanctuary, as recorded in the Bible. Thank you so much, Lord, for being with us now. In Jesus' name we pray. Amen. Dr. Almusera, atin pong tutunghayan ang ating leksyon na ito'y pinamagatang mga handog. Kapag nadinig mo yung salitang mga handog, anong pumapasok mo sa iyong kaisipan na ito'y tumutukoy sa o nauugnay sa sanktuaryo sa Lumang Tipan? Ang idea kasi natin sa mga handog is something that, you know, we give, di ba? Yan din nasa Bible. We will give, we will have approaching God, we are bringing something, or gift yan. But there is something that is very important dito sa ating discussion ngayon. Yun bang making something sacred, you know, bringing something sacred, and that is sacrifice, handog. Yung kung magtatanong kasi tayo ng iba't ibang mga tao, iba-ibang mga Kristiyano, pagka siguro tinanong natin, ano bang handog para sa iyo? Siguro ang immediate na papasok sa kanilang isipan ay ito yung ikapo o yung offering nating dinadala sa church. Pero hindi ito yung ating pag-aaralan sa leksyon natin ito. Hindi yan. Gusto natin maging malinaw po sa ating mga kapatiran, mga manonood, sa ating mga kaibigan, ang paghahandog na ating puntatalakayin ngayon ay may kinalaman sa paghahandog na ginagawa ng mga mananampalataya sa tabernakulo o sa sanktuaryo sa panahon ng Lumang Tipan. Okay, correct ka dyan, Pastor. So, ating punto ngayon ng ating pag-aaral, Pastor. Nung unang pasimula, si Adan at si Eva ay wala pang kasalanan. Sila ay masayang nakikipag-usap ng harapan o mukhaan sa Diyos. Subalit sa pagpasok ng kasalanan, dito na ngayon nagkaroon ng paglayo ang tao sa Diyos. In fact, nung si Adan at si Eva ay nagkasala, sila talaga ito nagtago. At ano naging tugon ng Diyos sa kanila nung sila ay magkasala? Una sa lahat, parang na-develop itong system ng sacrifices because of sin, di ba? And ang first reaction ng Panginoon, tingnan natin. Genesis chapter 3, doon tayo. Maganda talaga ang nangyari dito. Kung may time lang tayo, Pastor, gusto kong mabasa sana ito lahat eh. Pero wala naman tayong time. Siguro mag-start tayo sa verse 9. Ano yung reaction ng Panginoon? Kapitulo 3, talatang 9.
At tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroon? Oh, bakit tinanong ng Panginoon yan? No? Ang reaction niya is, saan ka naroon? Para bang siya ang naghanap, no? Hindi ba niya alam kung saan sila? Actually, yung tanong na yan ay isa sa aking naranasan din. Uh-huh. Na merong nagsabi sa akin, alam mo, hindi lahat ay alam ng Diyos. Mm. Tingnan mo, mababasa mo, ito uh-huh. na kagad na unang pinakita sa akin. Uh-huh. Sabi ay, kita mo, nagtatanong siya. Uh-huh. Hindi niya alam kung nasaan siya dan. Oh. Pero hindi naman iyon ang ibig sabihin nito. Kasi may purpose yan na ma-realize nila yung uh-huh. nangyari sa kanila. No? Gaya ba ng father uh-huh. ng hide and seek? Uh-huh. Alam ng father, pero para bang to make the excitement, ano, uh-huh. sabi niya, saan ka ba, maski alam na niya nandito uh-huh. eh. Yeah. Uh-huh. So, yun din ang nangyari dito. At ang isang kaisipan dito ay, kaya tinanong ng Panginoon, nasaan si Adan mm-hmm. at si Eva, ay para ma-realize nila ang kanilang mm-hmm. tunay okay. na kalagayan. Okay. So, ganun din, makita natin uh-huh. sa sacrificio dito. Kasi, bakit nagdadala talaga yung mga ano makasalanan, nagdala sila na something that is very costly for them. To make them realize na ang sin ay talagang costly. Sin that will really require something na is a sacrifice. So dito makita natin, Pastor, yung binanggit mo dito sa talatang 9 ay ang reaksyon ng Diyos ay hanapin. Mm-hmm. Hanapin si Adan at si Eva. Panino. Then ma-realize nila yung anong nangyari. Ang panukala ng Diyos, maunuan ni Adan at ni Eva ang kanilang tunay na kalagayan. Anong resulta ng kanilang kasalanan? Okay. May mga tanong pa siya dito. Verse 11, tingnan mo nga yan. At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Ano nakakain pa? Ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin? You see, nagtatanong siya ng mga Christians dyan. Pero hindi yun para sa kanya. That was for them. And then anong nangyari? Ibig sabihin ay itinatanong niya ito upang iparealize sa kanila na meron talaga silang ginawa na hindi tama. At saka may resulta hindi sapagkat talaga. Hindi alam ng Diyos, kundi gustong ng Diyos na ipaunawa sa kanila ang kanilang ginawa. So then, ang resulta, sabi niya, okay, verse 14, magsimula tayo dyan. At sinabi ng Panginoon Diyos sa ahas, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alabok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Okay, so 14, anong nangyari dyan sa at least kay Adam ngayon at saka kay Eve? Anong announcement ng Panginoon ng resulta ng kasalanan? Dito binabanggit sa talatang 14, yung ahas lang muna. Mm-mm. Yung 3. Yung ahas okay. ay sinumpa. Okay. So, then 15. At papagalitin ko ikaw at ang babae at iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ito ang tinatawag nilang proto-evangelion. Ano? Mm-hmm. Yan, may promise na yan dyan. Itong kauna-unang pangako sa banal na kasulatan. And so, yan ang kanilang ang reaksyon ng Panginoon. Pero mayroon pa. Hindi lang talagang salita yung ginawa niya. He really acted. No? Mm-hmm. May ginawa siya. Kasi naked sila eh. Mm-hmm. Parang nahihiya na sila ngayon. So, anong ginawa niya? Verse 21. Verse 21. At ginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasugotang balat at sila'y dinamitan. Okay. So ito yung ginawa ng Diyos. Ang sabi dito sa ating discussion na ito ang first sacrifice. Sino bang nagawa dyan? Ang Panginoon, di ba? Ang Panginoon ang gumawa. So, wala isang kasi nang binanggit na si Adan, si Eva, nagpatay ng tupa. Oh. Kundi ang sabi dito ay at iginawa ng Diyos si Adan, si Eva ng balat na kanilang isinuot. So isang lesson para sa akin ito, ng initiative parang mabayaran ang kasalanan, it is really coming from God. Mm-hmm. Ang Panginoon ang nag-provide. Para bang sabi, okay, kayo nagkautang sa akin ngayon, ha? Wala kayong ibayad. Bigyan ko kayo ng pera, parang mabayaran ako. That is the idea of atonement. Pero nandoon pa rin. Kailangan i-handle mo yan. Okay. So dito makita natin, sa pagpasok ng kasalanan, ang naging attitude ni Adan at Eva, lumayo sa Diyos. Mm-hmm. Ang attitude naman ng Diyos, hanapin naman itong si Adan at si Eva. At tulungan God. Sila. Mm-hmm. Tulungan sila kung paano sila muling mapanumbalik sa kanya. At kung kinakailangan gumawa ng paraan, ang Diyos din ang gumawa ng paraan. May solusyon na kailangan maghanap, ang Diyos din ang nagbigay ng solusyon. That's true. So, ganoon kabuti ang ating laki ng Diyos. I like to serve this God, di ba? Yun ang ating reaction later. Tingnan natin sa Romans. Okay, dito sa ating pag-aral, binabangkit ngayon ang mga handog.
Merong mga iba't ibang mga handog na tinutukoy dito sa ating lesson. Ano ba ito mga handog na ito at ano ba ang kahulugan ng mga ito? Okay. Marami ditong na-discuss sa ating lesson, no? Mga handog, puntahan natin itong wilderness sanctuary, di ba? Wilderness sanctuary. So, yan, ito yung sanctuary dito sa lupa na pinagawa ng Panginoon kay Moses. Kay Moses. Okay. So, kung basahin nga natin, kayo din dyan. Mahaba-haba kasi dito. Hindi natin siguro mabasa ito lahat. But first, isang may yung mga voluntary offerings. Ano yung mga voluntary offerings? Tatlo yan eh. Okay? Burnt offering symbolizes the total dedication of one making the offering. Second is yung grain offering. Mm-hmm. Saan makita natin yung burnt offering? Okay? Leviticus chapter 1. At tinawag ng Panginoon si Moses at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, yes. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino man sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Okay, three. Kung ang kanilang alay ay handog na susunugin na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya ay isang lalaki na walang kapintasan. So, may mga descriptions na dyan kung ano yung kanyang characteristics noong ihandog. Okay? So, sa ibang sabi, pag sinabi natin burnt offering o handog na susunugin, ito'y may kinalaman sa mga hayop na ihahandog. Pero ang problema natin dyan ngayon, Pastor, kasi nasabi natin kanina, ang offering naman talaga, ang sacrifice ay galing sa Panginoon. Parang galing naman sa kanila talaga yan eh. Again, yung idea na they will realize it, that sin really costs something. And it will cost them. No? It will cost them. Kasi magdala ka ng isang cow, ang laking halaga niyan, di ba? Mahalaga masyado sa kanila yung mga yung cattle. Kasi mga nomads yan eh. Nandoon sila sa mga deserto, kumakain yan. That is their treasure. But you have to bring something. Pero the end of that is that it will point to the real sacrifice, who is Jesus Christ. Okay, so yun yung burnt offering. Yeah. Ano pa yung ibang mga handog na tingnan kita? Let's see. Leviticus chapter 2, grain offering. At pagka ang sino man ay maghahandog sa Panginoon ng alay na handog na harina, ay mainam na harina ang kanyang iaalay at kanyang bubuhusan ng langis at lalagyan ng kamangyan. Okay. May mga procedures din dyan. Ano? Siguro, babasahin nyo na lang dyan. Pero yan ang the next offering. Makita natin dyan. May mga instructions. Na ito yung tinatawag nating grain offering. Okay. Symbolizes dedication of our material possessions to God, whether it's food or animals or something else. Grain offering. Okay. Ano pa ang susunod natin? May tatlo pa. May isa pa. Tatlo pa. Well-being offering, yung tinatawag nga natin minsan peace offering. Okay, peace offering. Leviticus chapter 3. Okay. Parang ginagamit. At kung ang kanilang alay ay haing mga handog tungkol sa kapayapaan, kung ang ihahandog niya ay sa bakahan, maging lalaki o babae, ay ihahandog niya na walang kapintasan sa harap ng Panginoon. Okay. So tinutukoy dito ngayon yung handog tungkol sa kapayapaan o peace offering. Siguro, babasahin pa natin verse 2. Anong mga procedures dyan? Kasi at kanyang ipapatong ang kamay niya sa ulo ng kanyang alay at papatayin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at iwiwisik ng mga anak ni Aaron na mga saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot. Okay. Siguro magandang, kasi importante masyado ito. Itong burnt offering kasi, yun ang parang main offering doon sa daily sacrifices, no? Kung may ano natin. Pwede natin ma-focus sa, siguro dito sa ating modelo. So dito yan mangyari. Ito burnt offering na yan. Ito ang parang center sa mga offerings na gagawin dito. Kung later, we will discuss this. Kasi parang may tatlong phases of atonement dito sa tinatawag courtyard. Anong pagkakaiba ng burnt offering sa peace offering? Yan naman, mga materials. Kasi parang, kung basahin natin yan, may mga parang specifications. Kung anong kasalanan nagawa mo, yung peace offering. Kung yan naman ang for self, yung burnt offering. Pero ang center talaga dito, itong burnt offering, which is of course referring to the lamb, which is Jesus Christ.
So ano pang offering na ating makikita dito? Uri pa naman ang offering. Hindi pa naman i-discuss pa na naman natin 'yan in the future discussion. Let's see number 3 na peace offering, no? And then itong mga obligatory offerings. May mga obligatory offerings, dalawa pa dito. Let's have the purification offering. 'Yun bang sin offering? Sin offering. So kasalanan mo, 'yan. Let's look at Hindi ba lahat naman dito itumutukoy din sa mga kasalanan kaya nagbibigay sila ng mga handog sa Panginoon? Yung peace offering hindi masyadong parang specified yung kasalanan. Ikaw kung may kasalanan ka, let's look at Leviticus chapter 4. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin kung ang sino man ay magkakasala nang hindi sinasadya sa alinman sa mga bagay na iniutos ng Panginoon na huwag gawin at gagawin ng sinuman sa kanila. Okay, 3. Kung ang pinahirang saserdote ang magkasala ng gayon na magdadala ng sala sa bayan, ay maghahandog nga siya sa Panginoon dahil sa kanyang kasalanan na ipinagkasala ng isang guyang toro na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan. Okay. So, may mga procedures din dyan, specified kung ano yung dadalhin mo. Kung ikaw ay priest, kung ikaw ay ordinary na mga mamayan doon sa na Israel, okay? The purification offering, often called sin offering, was offered after ritual defilement or after a person became aware na talagang may kasalanan siya, may moral defilement siya. So parang it's restoration, it's atonement of what you are done, and that is the center. Dito ano pa sa, ano pa ang ating makikitang uri pa ng offering? Isa pa lesson. Obligation pa ito, no? Obligation. Let us look at Leviticus chapter 5. Leviticus chapter 5. At kung ang sinuman ay magkasala sa pagkarnig niya ng tinig ng pautos sa paraang siya ay saksi, maging kaniyang nakita o nalaman, kung hindi niya ihayag, ay siya nga ang magtataglay ng kasamaan niya. Okay, we'll read some more. Verse 2. O kung ang sinuman ay nakahipo ng alinmang bagay na karumaldumal, maging bangkay ng ganid na karumaldumal, o ng bangkay na hayop na karumaldumal, o ng bangkay ng umuusad na karumaldumal, at nalihim sa kanya, ay siya'y maging karumaldumal, ay magiging makasalanan nga siya. Okay, marami pang occasions dyan. Tingnan mo, okay? Verse 4, for example. O kung ang sinumay sumumpa ng kanyang mga labi ng walang dili-dili na gumawa ng masama o gumawa ng mabuti, maging anuman na sinasalita ng tao na walang dili-dili na kaakbay ang sumpa at sa kanya'y nalihim, pagka nalaman niya yaon, ay magiging makasalanan nga siya na sa isa sa mga bagay na ito. Okay. So, yun ang mga offerings na very specified dito sa daily. Daily ito ang kasi ang mga daily offerings na nandito. Pag sinabi nating daily, ito yung mga serbisyong nagaganap sa loob ng sanktuaryo na araw-araw na mga serbisyo. Okay. So, yan ang... So, ibig sabihin itong mga nabanggit mo na mga handog na ito, ito yung palagian nating makikita sa sanktuaryo, doon sa sanktuaryo sa lupa. Araw-araw nakaganapan. Kasi may yearly tayo na mga na elaborate yung tinatawag nating Yom Kippur, Day of Atonement. Yan, makita natin din yan. But that will be in our future lessons. Okay. Sa mga sabi itong iba't iba mga uri ng mga handog nito ay nangangahulugan na kung ano yung sitwasyon ko na ipinagkasala ko, ay may offering na nakahanda para doon na gagawin ko. So, para bang may mechanism na ako ay parang will be justified. No? Ayong English na naman, justified. Minsan, parang kunting experience ako na sana ito rin mangyari sa ating churches, hindi ba? Sa ating spiritual experience. Mga kaibigan natin ng mga Catholics, for example, pumunta sila doon sa confessional, paglabas nila parang wala na, no? But that also happens kasi hindi naman yan ang pattern natin ng Panginoon ngayon dito, and we will learn also that in the future bakit ngayon hindi na tayo gumagawa nito. Maganda sana kung nakagawa tayo nito, ha? Kasi kung may kasalanan ako, say I committed adultery,
pupunta lang ako ng, kukuha lang ako ng isang cow, dadala sa priest. Pero wala na yan kasi we will discuss again na bakit hindi ito. Kasi Jesus Christ has done that for us. So wala na itong mga rituals na ito, yung mga sacrifices. Okay, wala na ito ngayon. Pero samantalang pinag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa mga paghandog, ay napakahalagang maunawaan natin mabuti ang mga bagay nito. Yes, yeah. Na kung ang isang tayo magkasala, marahil ay sinasadya o hindi sinasadya, may iba't ibang mga offering o iba't ibang paraan ng paghandog na isinasagawa. But this point to something, na isa talaga ang lesson is, kung may magkasala, somebody has to die. Somebody has to die. Parang hindi na siya mamatay yung makasalanan. Ibig sabihin nito, Doc, ay kung ang lahat ng tao ay nagkasala, ay di talagang lahat ng tao ay dapat mamatay. Tama. Pero para hindi maganap yon, gagawin nila ngayon ang kaukulang mga paghahandog. Tama. Puntahan natin si Abraham. Nung siya ay gumawa ng paghahandog ng kanyang anak na si Isaac doon sa bundok ng Moriah, alam natin na magitan ng Diyos. Pero anong mahalagang prinsipyo ang pwede nating mapulot dito o natutunan dito ng Abraham? Yung record dyan, makita natin sa Genesis chapter 22, 1 to 19. Makita natin yan. Ang nakuha kong very, say, important lessons. Ito, ang sacrifice is always provided by the Lord, by God. No? Nahalili doon kay Isaac. Instead sa kay Isaac, nakita yung ram doon sa thicket. Okay, isa yan. Very important. Second is na ang sacrifice is always substitutionary. Yun bang na-substitute? Kasi tayo, anong ibigay natin sa Panginoon? Wala. Ang sa atin ay kamatayan lang because we have sinned. Wala tayong maibigay na buhay. So, paano natin ipalit yung ating buhay doon sa buhay na ibigay sa Panginoon sa atin? Makasalanan din. Oo, makasalanan naman tayo. And the only solution is magbigay ng buhay. Ang bigay ng buhay, si Jesus na yan. At siya lang naman ang karapat dapat na mamatay. Sabagat siya lang naman ang walang kasalanan. Kasi patay na tayo in a way. We are already dead. Pero siya ang may buhay. Siya na ang naging substitute para sa atin. Yun ang sacrifice. Ibig sabihin, sa pag-aaral natin ng paghahandog, ay makita natin yung napakahalagang prinsipyo, mga minamahal namin mga kaibigan, na sa sakripisyong ito na ginawa ni Abraham, ay ipinakita ng Diyos sa kanya, siya ang magkakaloob. Okay. So makikita na natin ngayon ang larawan sa ating kapanahonan ngayon na tayo yung dapat mamatay. Okay. Pero merong panukal ang Diyos, hindi tayo dapat mamatay. Kundi may kumuha ng ating lugar. Kung sa kasaysayan ni Abraham pa, ay si Isaac ay dapat mamatay, pero ang Diyos ay nagkaloob ng siya iba na, rin ang na siyang mamamatay. Okay. So ang Diyos din ang nagkaloob. So yun talaga ang concept, sentro ng concept of atonement, substitutionary atonement. At yung pangaisang binanggit mo na mayroong kahalili. May kahalili, yung substitution. Dito'y makita natin, Doc, na napakabuti ng Diyos. Yes. Kasi kung ang pag-uusapan siguro yung kahatulan lamang, ay matagal na tayong patay. Wala talaga tayong magawa on our own. Pero siya ang nag-provide. Pero ang Diyos ay napakabuti. Siya ay nagkaloob. At hindi basta kung sino ang kanyang pinikaloob, ang kanyang bugtong na anak. Yan nga sinasabi nilang Jehovah Jireh, no? God will provide. God will provide. So sana mga kaminamahal namin mga kaibigan ay ma-realize natin kung gaano kabuti ang Diyos at gaano kalaki ang sakripisyo na kanyang ginawa para lamang tayo ay hindi mapahamak o huwag tayo magbayad ng ating kasalanan. Sana'y araw-araw natin itong isipin. At ako'y naniniwala, Dok Almusera, na kung ito'y palagi natin pagbubulay-bulayin, lalayo na rin tayo sa pagkakasala. Oo, kasi we will have the appropriate response. No? Yung ating response. Para bang we will love the Lord more. Makita natin na talagang mahal tayo ng Panginoon. He will die for us. And then, kung babalik tayo sa ating discussion kanina, Genesis chapter 3:15, He will fulfill His promise. Na yun pangako ngayon ay pagdating natin Panginoon Jesus. Talagang i-fulfill niya yung promise niya. Sabi, para bang sabi niya, magkasalanan kayo. Ito talaga ang resulta ng kasalanan niyo. Pero sabi niya, huwag kayong mag-alala. Maghanap ako ng solusyon. Minsan nga may isang parang joke na rin. Sabi ko doon sa isang gaya ba ng Miriam Santiago. Sabi ko, ang Panginoon ay gaya ng BDO. He find ways. So, naghanap talaga siya ng paraan. No? Pero we have to realize that na magkasalanan tayo. Gaya ng ginawa niya doon kay Adam and Eve. Saan ba kayo? Ano ba? Kumain ba kayo sa mga, sa yung binabawal ko sa inyo? So that we will, and that has to come in the process of salvation. Okay. That we will realize our being sinful.
Okay, samantalang binanggit mo yon, ay bigla sumagi sa aking isip, maari kaya lagi nagkakasala tayo ay sapagat hindi natin nare-realize kung gaano kalaki ang sakripisyong ginawa ng Diyos para lamang tayo ay matubo sa kasalanan. That's true. Kasi kung marerealize natin mabuti itong kabayaran ng kasalanan at ang sakripisyong ginawa ng Diyos, palagay ko ay makonsensya na rin talaga tayo ng magkasala. Siguro maggagawa tayo ng very common na illustration. Say kung parents ko, isang college student ako, no? Yung parents ko doon sa probinsya ay talagang naghihirap parang makapunta lang ako sa college. That would move me not to lose tayo the money na kunting allowance na binigay sa akin. Kasi, you know, ang sakripisyon nila, babayaran ko. In a way, gagantihan ko yun. Isipin mo muna, may magulang ka nagpapakirap. And that would be the result. That is the result of our knowledge na talagang somebody died talagang for us. Pagka tayo nagkakasala, ang ebidensya ay malinaw na nalilimutan natin ang Diyos. O hindi natin siya pinagkukulan ng pansin. In fact, may sabi ng isang manunulat, no? Sabi niya, every time we sin, we again nail Christ at the cross. So, minamahal namin mga kaibigan. Yes. Sana po ito isang napakahalagang leksyon na ating tandaan. Sa tuwing tayo magkakasala, kagaya ng binanggit ni Dr. Lumosera, ay palagi nating ating muling ipinapako si Kristo. Kaya kung tayo nagmamahal sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus, gagawa ito ng malaking kaibahan sa ating buhay. Yes. Dito sa ating pag-aaral, may binabanggit sa Levitico Kapitulo 17, bahagi ito sa sanktuaryo ng mga pag-aalay na may mga bumubuhos na dugo. Ano mga prinsipyo nakapaloob dito na pwede nating matutunan? Para sa akin, importante masyado yung dugo, hindi ba? May halaga masyado yung dugo. Kaya nga, sinasabi niya ibabawal yan dyan. Life, because blood is life. Blood is life. So ang prinsipyo ay, dahil ang dugo ay buhay, ay ito ay kinakailangang pahalagahan natin. Okay, pahalagahan natin. Mabuti, hindi lang natin gagawing common, no? Yung common. Kasi yan ang ideya ng sacrifice, making something sacred. Making something sacred. So, it's not common. Life, there is life in the blood. Kaya nabanggit na rin dito, na hindi natin kakainin ang dugo. Sapagkat ang dugo ay buhay. Yes. Ito'y sumasagisag sa buhay. And marami ring mga implications dyan, maski health principles later kung doon sa Leviticus. But this is not the time to discuss that probably. Okay. Ano naman maaring maging panganib nitong sistema ng mga paghahandog na ating pinag-aaralan sa panahon ng sanktuaryo sa Lumang Tipan? Malaki. Hindi kaya maaring abuso, hindi naman ito? Pwedeng maabuso. Kasi para bang ako ang nagdadala ng handog ay para nang sa sarili kong dala, no? Then na justified ako doon sa aking mga kasalanan. Yun ang maging distortion dito. Kung makuha na natin yung pangsarili ba, yung ating mga gifts, ang ating handog ay para bang it is earning our own salvation. Kung sa ibang salita siguro, parang sinasabi mo na, ano kung magkasala? Babayaran ko naman ang kasalanan ko. Madali lang naman yan. Parang gano'n lang ba? Okay naman possible siguro na ako'y gumawa tayo ng kasalanan, pero pagsisihan lang natin yan mamaya. Kaya maghandog lang tayo mamaya. Yes, yeah. And that is the distortion. Ito yung abuse. Abuse na yan. O misuse. Righteousness by works na yan. Gagawa lang ako ng ganito. Marami lang gagawin kong yung good so that I will be justified. That is self-righteous. So pero, kaya nga, babalik tayo doon sa prinsipyo that only God, yan lang talaga ang Panginoon ang mag-provide ng substitution for us. So, maganda. So, babalikan natin yung prinsipyo talaga na sa tuwing tayo magkakasala, ay ang Diyos ang ating Panginoong Jesus ang muling ipinapako sa cross. Yes. At saka, alam mo, Doc, kahit sa ating panahon ngayon, meron talaga akong mga nadidinig talaga na, sige, okay lang gumawa ng kasalanan, basta hingi ka lang ng patawad. Ay misuse yun ang panukala ng Diyos. May isang term sila doon, na yung tinasabi, presumption yun. Presumption. Para bang, mababayaran naman natin ito, gagawa na lang tayo nito. Bagamat napakaganda ng panukala ng Diyos, na ang mga handog na ito yung mga pamamaraan upang isauli ang ating relasyon sa Diyos, pero hindi dapat nating abusuhin hindi gamitin ng tama. Okay. May appropriate response tayo dyan. Kung ano yung response. Para bang, i-illustrate ko na lang. Because something has happened, then ito ang aking response. For example, I got married to my wife,
May mga consequences yan, no? May mga, so hindi na ako maghanap ng iba, because there is something happened, and that is what Jesus has done for us. Siguro wala tayong time magbigay ng personal testimonies, pero para sa akin, that is when I saw that the Lord died for me. Para bang I became a Christian. Talagang love ang Panginoon, and I would endeavor with my own strength na kung pwede, I will give Him glory and glorify His name. Amen. Through the life that I will be living now. Amen. Sa ating panahon ngayon, sabihin natin na wala na ang ating Panginoon sa sain na matay na sa Kalbaryo. Hindi na natin ginagawa ngayon ang mga paghahandog o yung mga sacrifices. Okay. Pero inaasahan pa rin ba ng Diyos na tayo gagawa pa rin ang mga handog o mga sakripisyo? May binanggit dyan sa Bible, di ba? Tingnan natin. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, okay, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So there is some kind of transformation, no? Because this has happened in the past. Ngayon na ito ang aking response. O sa talatang ito, makikita natin na merong marahil kaisipan din si San Pablo na naroon sa kanyang isip yung sanktuaryo na may paghahain o paghahandog na ginagawa. Ito ngayon ang atin na naman. Pero hindi na yung hayop na pinapatay. Tayo na ang ating response. Kundi ang ating mga katawan na ang ating niyahain sa kanya. So because we have experienced salvation, yun na ang ating response. May isang specific na mga sinasabi dyan sa Hebrews. Hebrews chapter 13 verses 15 to 16. Mga specific, pero marami yan. Okay. Isang example lang ito. Sa Hebreo 13, talatang 15 at 16. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatidbaga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sapagat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So there is a response. Pero ito ay response na doon sa ating experience na He died for us, that He became our sacrifice. So ibig sabihin, tayo inaanyayahan ng Panginoon, ibigay natin ang ating mga sariling haing handog sa kanyang harapan. Now, paano natin ito gagawin? Ay di, sa pamamagitan ng ating mga labi, nagpupuri tayo sa Kanya. Okay. Sa pamamagitan ng ating mga gawa, sa pagtulong, sa paggawa ng mabuti, sa maging sa pag-aabuloy, nang sabi, huwag ninyong kakalimutan yan, ay sa ganitong paraan natin na iahayag ang pag-aalay o paghahandog sa Diyos. So whatever we do that will glorify the name of the Lord, that is a living sacrifice. Yun ang ating buhay na handog. Yung ating mga dreams, yung ating mga ambitions siguro, sasabihin natin, ano kaya itong ambition ko? Will it glorify God? Will it give Him glory and honor? Then that is a living sacrifice. Okay, Pastor, ang ating pong oras ay magtatapos ng muli. Paano mo bibigyan ng pagbubuod ang ating lesson ngayon? At anong nakita mo na mahalagang bagay na magandang ating maisakabuhayan sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating leksyon ito? Nasabi ko na siguro ito last time, pero sabihin ko ito, makita natin dito na sin cost talaga. Talagang ang may kasalanan ng ay may halaga. Okay, may halaga. And it causes death. Okay. Talagang may mamamatay. Ang halaga na tinutukoy dito ngayon ay kamatayan. Because the wages of sin is death. But the good news is, talagang hindi na ako ang mamamatay. Because Christ has died for me. He has been provided as a gift. No? Yung handog ng Panginoon. And siya mismo ang nag-provide niyan. Nakita natin yun sa case of Adam and Eve. Even in the case of Abraham. Siya ang... But what would be my response? Yun naman ang tanong sa akin ngayon. So, may isa pa dyan, God is holy and I will also become holy. I will give myself as a living sacrifice para sa Kanya. Okay. So, para sa akin, yan, that is the good news. Okay, so, mga minamahal po namin mga kaibigan, narito po ang ating isang pag-aaral na ginawa na ating pinag-aralan, tinalakay ang mga handog na ang kinauwian ng lahat ng mga ito ay ang ating Panginoong Jesus.
na upang maihandog natin naman ang ating mga sarili ngayon sa Roma 12, ay tayo'y inaanyayahan ng Panginoong ialay natin ang ating mga buhay sa Kanya. At yung binanggit mo nga kanina, isang buhay na banal. Yes, isang buhay na banal kasi He is holy. Dahil ang Diyos ay banal, inaasahan ng Diyos na tayo ay nagpapakabanal. Hindi natin kayang banalin ang sarili natin. Pero ang Diyos ang magbabanal sa atin, pero kailangan tayo makipagtulungan. Okay. At may mga bagay din namang inaasahan ng Diyos sa atin na gagawin natin. Ang paggawa ng mabuti, ang mga pagpupuri sa Panginoon. Alam mo, Pastor, sa ating panahon ngayon palagi mo nang maririnig na lamang yung bukang bibig na negative, puro kasamaan, puro kurakot, puro kung ano mga negatibo. Pero bilang mga mananampalataya, tayo sana'y maging halimbawa na pagbumuka ang ating mga bibig, nandoon ang pagpupuri sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi palaging nga sa mga Indonesians, puji Tuhan. So, yan mga kaibigan, sa atin pong, kamusta po ang ating mga buhay sa araw-araw? Atin po bang nagagawa ang ihain sa Diyos sa araw-araw ang ating mga buhay na isang haing buhay na tayo nagdadala ng karangalan sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng ating mga pananalita, sa pamamagitan ng ating mga impluensya, sa pamamagitan po ng ating mga ginagawa, tayo po ba'y nakakakitaan na tayo nga itunay na mga mananampalataya na nakakakilala sa ating Diyos. Sana po ang ating pag-aaral na ito ay nakapagdala ng malaking hamon sa ating lahat at sana po'y gumawa tayo ng pasya mga kaibigan. Na mula ngayon, palagi nating isipin, ako ay isang buhay na handog sa harapan ng Diyos. Amen. At ako'y magdadala ng karangalan sa Kanya sa araw-araw. Maraming salamat po, minamahal mga kaibigan, na kayo po ay sumama o kami po inyong sinamahan dito sa pag-aaral na ito. At sa ating pong pagtatapos, napakabuti po mga kaibigan na tayo po ay dumakong muli sa ating panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa pag-aaral na aming pong naranasan, na aming natutunan ang mga bagay na may kinalaman sa mga paghahandog na nagaganap sa santuaryo, na ito'y nagbigay lamang sa amin ng lalo pang maliwanag na aral na kami po, Panginoon, kumilala na kami makasalanan, nangangailangan ng Diyos, nangangailangan ng tagapagligtas. At kayo naman po ay una na tumugon sa aming kalagayang hinahangad ninyo, maibalik ang aming nasirang relasyon sa inyo at ang kami makapamuhay ng naaayon sa inyong banal na pangalan na nagbibigay lugod sa inyo. Banal na Diyos, amin pong idinadalangin, patungan niyo po kami ng inyong makapangyarihang kamay. Panaganain kami, Ama, sa inyong pag-ibig, sa inyong kagalakan. Papag-alabin ang aming mga pananampalataya at makita sa aming mga kabuhayan ang mga pagsunod, ang mga paggawa ng mga mabuti na ito'y tugon namin sa inyong dakilang pag-ibig at pagliligtas, na kami nagagalak kayo ang aming Diyos. At kung paanong kayo banal, hinahangad din namin, O Diyos, kami man ay maging banal, kagaya ng inyong panukala, mangyari nawa sa bawat isa amin. Ama, tanging tinataas namin sa inyo ang aming po mga kaibigang nanonood sa programang ito. Saan man sila naroon, anuman ang kanilang kalagayan, sila man, Panginoon, ay may mga siluranin, may mga pasanin, Aman Diyos, itinataas namin sila sa inyo at hinihiling namin kayo po ang magpatong sa kanila ng inyong makapangyarihang kamay. Tanggapin nila ang mga tulong at pagpapala na nanggagaling sa inyong banal na luklukan. Salamat po dakilang Diyos na inyong tinugon ang aming mga dalangin at sa kagalakan ng aming Panginoong Hesus, nagahari po sa aming mga buhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po ang aming pasasalamat at sana po sa darating na linggo ay muli niyo po kaming samahan dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Maraming salamat po. God bless you all. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time.
visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offers spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Ministry of the Hope Channel. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feierabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feierabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feierabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feierabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got six members in his church. He says, "You know what? This is ludicrous. This is ridiculous. This is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?"
Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute. That's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, "If you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now." And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life: to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one.
Sometimes this is done through a computer with the living word. Sometimes a simple pamphlet with the word. At other times, TV, radio, sometimes the word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. The issue of domestic violence is often approached from the perspective of women, usually men abusing women. But I wonder, Willie, are there cases of men being abused by women? Indeed, about 25% of the reported cases of abuse, it's of men being abused by women. Of course, the larger portion is women being abused, 75%. And every time it happens, it's a serious matter, and we need to take it seriously. If people tell us they're being abused, we need to believe them. Absolutely. Whether it's a man or a woman, we need to get them help immediately. Let them understand that it's not God's will for anyone to be abused. We can direct them to a local center or the domestic violence hotline of your area or national or international centers. Please get help if you feel that you are a victim of domestic violence. Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs. And when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step. Break the habit. Presenting the best news in the world. You're watching The Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference.
travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! So what happens to your body when you quit smoking? 20 minutes after quitting, your blood pressure and pulse rate begin to normalize, and the temperature of your hands and feet return to normal. 8 hours after quitting, the very poisonous carbon monoxide in the blood drops to near normal levels. Already 24 hours after quitting, your chance of a heart attack begins to decrease. 2 weeks to 3 months after quitting, your lung functions and breathing can have improved up to 30%. Most withdrawal symptoms have disappeared. Senses of taste and smell improve remarkably. 5 to 15 years after quitting, the risk of stroke is reduced to that of a non-smoker. 15 years after quitting, the risk of coronary heart disease returns to that of a non-smoker. The health benefits are tremendous and worthwhile. Make the decision today. You can break the habit. Find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are three major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud
proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. To the worldwide ministry of the Hope Channel, Mabuhay!